Hi guys, so today, ipakita ko sa inyo kung gaano kadami ang aking bawang. Ito siya, good for November, December, January, February, March, April, May, June, July. Good for 9 months ko siya. Ayan, ito yung sinasabi nilang mahal sa atin dyan sa Pinas, diba? Tinatanim lang yan dito guys. Kasi mahilig ako sa mga bawang, sibuyas. So, magtanim ako. Diba? I-store ko sila sa basement kasi magwento, maganda doon. Hindi siya mainit, hindi din siya malamig kasi may heater doon. Doon yung main ng heater namin nakalagay. Thermos tatawag. Kaya doon ko sila ilalagay. Ito yung purple sa akin. Ganito sila kalakay. Yung iba maliliit kasi late ko nang tinanim. Yung mga malalaki, yan yung mga nauna. Hindi umabot kasi yung iba. Parang ganito. Hindi sila umabot. Pero kinuha ako na din kasi nag-ano na sila. Tawag yan yung ano nga sa tawag sa Tagalog yung nagdunglay na yung dahon. Eh kasi kapag nakaganyan na yung dahon niya. Ano na yan. Yung puno niya hindi na masyadong nakakakuha ng tubig. So much better na lang na kukunin mo. Ito hindi pwede kasi. Ayan o, parang ganyan. Kapag kasi nagdunglay na yung dahon, ganito yung nangyayari. Ano yan? Nabubulok. Ewan ko ha, kung sa mga nagtatanim dyan, ganito yung nararanasan nila. Kasi sa akin, ilang beses na po akong nagtatanim, ganito yung nangyayari. Especially pag naulan marami, ganyan yung nagiging itsura ng bawang ko. Kaya, tinatanggal ko sila. Isang batsa to guys. Yung iba, ibigay ko sa bienan ko. Sayang naman. Ako lang naman kakain. So, yung nabibili ko siya, mga maliliit na buto, kalahati nito. Mura lang. Tapos, after 3 months, pwede mo na silang anihin. Eh, nung tinanim ko ito, mga July na. Sa July, August, September. O, mga first week yata ng July or end of June. Parang mga ganun. Diba? Malaki. Yung iba. Ito purple. Next year, sa fall, magtatanim din ako ng ano, ng bawang. Kasi, yung bawang, kailangan mong itanim mo yung fall. Para daw, makasettle down pa siya sa ground. So, magtatanim ako ng bawang sa fall. Habang hindi pa froze yung ano, yung ground. Kasi para next year, makasettle down na yung ano, yung buto ng bawang. Manubo na lang, tapos pwede na silang harvesting sa fall. Ilang beses na ako nagtanim ng bawang. Okay. This year, hindi ako umabot. Hindi ako nakatanim na few years ba kasi busy ako. Ayan o, nagbubulok sila. Dinadry ko din sila kasi kapag hindi mo din sila idadry bago mo sila itago. Nabubulok din. Yan yung nangyari nung nakaraan sa akin. Dalawang batya ko. Hindi ko sila yung mga ano pa, green pa lang yung dahon. Nilagay ko na sa baba. Yung iba nabulok. Kaya ginhagay-hagay sa baba. Anong tawag hagay dyan? Ginbilad sa Tagalog ba yun? Tama? Ayan siya guys. Hindi ko namilisin yung batya kasi ganun rin. Ano din naman yung ano hindi. Medyo madumi din naman kasi.
Tapos pala guys, huwag niyong hugasan yung bawang kasi malaki yung tendency niya na mabubulok din. So ito, kapag ganito siya, huwag mo munang itago. Pero lagay ko dyan. Kasi kapag ganyan, yung puno niya, yung green, nabubulok. So ito, diba, mahal yan sa Pinas. Kung ako sa inyo, mga kaibigan, magtanim na lang ako ng bawang, makakasave pa kayo ng pera. Madali lang naman itanim. 3 months, okay na. Wag lang dun sa mga, ano, sa mga matubig na area. Itanim nyo lang siya sa mga, tawag dyan yung mga bunbun, ano nga tawag dyan, yung malambot na lupa. Tapos hindi dinadaan ng tubig, dyan yung ilagay. Para hindi mabulok. Gustong gusto ko kasi nag-garden ako. Para kapag hindi ako busy sa trabaho, meron akong place na pwedeng puntahan. Nakaka-relax ng isip. Pagpatuloy ko na to guys. Salamat sa panonood.